Mainit pa rin na pinag-uusapan sa social media ang pag-alis sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng dating executive secretary na si Attorney Vic Rodriguez matapos nitong maglabas ng opisyal na pahayag. Kinumpirma mismo ng dating executive secretary na hindi na siya bahagi ng gobyerno at pinili niya na maging pribadong mamamayan na lamang. Sa kanyang official statement, binanggit nito na malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng kabi-kabilang paninira at aligasyon na walang basihan patungkol sa kanya. Dahil dito, tumibay ang hinala ng netizens na pinagtulungan lamang si Attorney Vic Rodriguez upang lisanin ang posisyon sa kabila ng malaking hirap nito upang magtagumpay si President Bongbong Marcos mula pa sa naging laban nito noong 2016 hanggang sa maipanalo nito ang pagkapangulo. Kamakailan, sumunod na rin na nag-resign sa pwesto si Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles maging si Commission on Audit Chairman Jose Calida na nagbibigay ng hindi magandang impresyon sa panimula ng administrasyon ni BBM dahil sa mga questionableng nangyayari sa loob ng Malacañang na sinasabing mayroong taong nagmamanipula sa loob ng palasyo. Lahat ay nagmamalasakit. Gusto natin maging matagumpay si Pangulong Marcos. Pero sa akin pong tingin, hindi po magandang precedent itong mga nangyayari. Hindi magandang halimbawa yung nangyari. Pero bago ang lahat, muli, kayo po'y aking inaanyahan, kayo po'y mag-follow, mag-subscribe sa Mike Abe Opinions para ho tayo at kayo ay updated sa mga nangyayari dito sa ating bayan. Okay, kaya ko sinasabing hindi magandang precedent o hindi magandang halimbawa itong nangyari. Ito po ay kaugnay dun sa mga nag-resign na mga opisyalis ng ating pamahalaan, na mga cabinet secretary, dalawang cabinet secretary, isang chairman. Kung totoong may sakit sila, maaari yun ang dahilan. Yung iba naman, yung isa, hindi naman talaga sakit ng dahilan kung bakit umalis. Dahilan talaga dyan ay ayaw na niya ng magulong buhay dahil siya ay siniraan, dinurog ng walang due process. Kasi sinira nang wala namang kasong isinasampa. Kasi kung meron po kayong allegation or pagdududa na lumalabag sa batas, meron naman tayong korte. Kaya nga ang sabi ng ating Pangulo, rule of law. Ibig sabihin niyan, due process. Ilagay natin sa tama. Kung merong akusasyon, paimbestigahan, pag may ebidensya, ipailang kaso. Para meron naman pong maayos na direksyon. Ito ho kasi nangyari, especially dito kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez, pinagtulong-tulungan lang. Mabuti lang yung tao, hindi lumaban at nanahimik na lang. Pero sinasabi ko na masamang president. Paano kung ito'y gagawin din doon sa ibang cabinet secretary? Ganun na ba ang mangyayari? Pag yung isang secretary ay binugbog, sinira, pinersonal sa social media at sa media, mapipilit ng mag-resign, tapos ganun lang? Di ba nakakalungkot? Di ba? Kung sino ang mga bumabanat, alam naman ninyo. Kung sino ang nagpapabanat sa kanila o sino ang nasa likod nila, yun ang hindi natin alam. Pero nangyari. At pwedeng mangyari ulit sa mga susunod na araw. Gusto ba natin ay laging ganon? Napaka-eksipa. Batang-bata pa ang Marcos administration na ating pinaghirapan lahat. Kasama ako sa 31.5 million. Nang gusto ko ay tayong lahat ay magmalasakit para sa tagumpay ng ating administration. Kaya ko po ito binabanggit dahil alam po ninyo, hindi talaga maganda . Kasi ang ating sinisigaw, kahit ako lagi kong sinasabi, from day one hanggang election, until now at sa susunod na mga araw at panahon, unity, pagkakaisa, magtulungan, babangon muli, taas noo bilang Pilipino. At saka yung rule of law, due process. Diba na sinasabi ng ating Pangulo? Itong nangyari po, dito sa mga nag-resign, or nagkasakit kaya nag-resign. Nasaan ang due process doon? Nasaan ang pagkakaisa doon? Totally, walang pagkakaisa kasi giniba sila. Siniraan in public sa magitan ng social media at media. Di ba yun ang sinasabi kahapon o isang araw sa statement ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na siya ay siniraan, naging bias para sa kanya.
laban sa kanya, ang mga bumabatiko sa kanya. Tapos wala lang. Eh hindi tayo nakakasiguro na lahat ng cabinet secretary or lahat ng nasa gobyerno ay katulad ni Attorney Vic Rodriguez na pwedeng palampasin ito at ibaliwala na lang, then magre-resign at babalik na lang sa pamilya. Kaya na, alam naman natin napakalaki ng kanyang hirap mula 2016 until now, bago siya umalis ng Malacanang. Eh paano kung mayroong ibang cabinet secretary, dudurugin din nila, tapos pumalag ito, edi okay na ito. Yan ang masamang president. Kaya sana hanggat mas maaga, maagapan po ito para hindi na maulit. Eh ngayon parang, pag meron kayong gustong tanggalin sa gobyerno, pababanatan lang kayo. Pababanatan doon sa kailang mga kagrupo. Babanatan ng below the belt, aakusahan ng ganun-ganun. Tapos wala naman hong pagpapatibay kasi hindi naman dinala sa husgado. Ang akusasyon madaling gawin, ang paninira madaling gawin. Pero paano naman ang reputasyon, ang pangalan, ang angkan ng taong sinisira? Hindi ho ba? Eto, kalimutan na natin yung mga tatlong umalis sa gabinete. O yung dalawang cabinet secretary at isang chairman. Ang iniisip ko at sinasabi ko rito, papaano naman yung iba kung ganun din ang gawin sa kanila? Ganun ba ang pagtanggal sa gobyerno? Ganun ba ang pag-alis sa pamahalaan, sirain para mapilitang umalis? Teka muna, malayo sa demokrasya yan. Malayo sa pagkakaisa yan. So, huwag po kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang ho, dahil ako'y Pilipino, ako'y supporters ng mga Marcos sa nakaraang eleksyon. Until now, susuportahan ko yan. Itong aking sinasabi, gusto ko ho ay matibay ang pundasyon ng pagkakaisa. Matibay ang pundasyon ng pagpapairal ng batas, yung rule of law, due process sa lahat. Huwag daanin sa persahan, huwag daanin sa personalan, huwag daanin sa paninira o siraan. Tama ho ba o mali? Kasi, halimbawa sa inyong mangyari yan, kayong mga nasa gobyerno ngayon, siraan kayo, papipilitan kayo umalis dahil meron ang presidente, may nangyari na eh. Eh kung kayong mga kamag-anak ng mga incumbent official, ano mararamdaman ninyo kung dinudurog kayo araw-araw, gabit-araw, sa media at social media, puro akusasyon. Pero wala namang pagpapatunay kasi hindi dinala sa korte. Ang pagpapatunay kasi sa husgado eh. Hindi sa media, hindi sa social media. Di ba? So dapat, ang ating mga kinaukulan sa pamahalaan, panindigan ang unity, pagkakaisa. Rule of law, due process sa isa't isa. Yun ang maganda eh. Ang taong bayan, sumasama na dahan-dahan o bigla sa pagkakaisa. Nagkaisa na nga ng 20 nitong Mayo na nakaraang eleksyon, kaya nga nakakuha ng 31.5 milyong vote. Nagkaisa na. Ngayon dadami pa yan nagkakaisa dahil nakikita naman maganda ang ginagawa ng Pangulo sa mga project. Pero dito ho sa kasalukuyang mga posisyon, wala hong nakakasiguro talaga sa kanila ngayon. May ginagawa sila mali or tama, pag dinurog sila, pinagtulungan sila, mapipilitang mag-resign, ganun lang. Ang hindi ko rin maintindihan, pasintabi na ang ating Senado at Kongreso, tahimik din eh. Dapat sila mag-imbestiga dyan. Pangalagaan nila ang ating mga cabinet secretary ng Pangulo at ang executive department na hindi pwedeng sirain lang kung sino para mapilitang mag-resign. Dapat ipakita ng liderato ng Senado at Kongreso, may malasakit din sila sa executive department. Hindi ko sinasabing makialam. Kung mayroong akusasyon, pwede namang mag-imbestiga in aid of legislation. Kasi lahat ng akusasyon, dapat may imbestigasyon at may pagpapatunay. Hindi lang naman korte ang dapat puntahan eh. Una-una, ang Kongreso at Senado madalas mag-imbestiga. Siguro itong mga allegation ito na ginawa laban kay kung kani-kanino dyan, eh dapat inimbestigahan at para sa susunod, huwag nang tularan at huwag nang mangyari muli. Tama ba o mali?